So guys, ngayong araw na to, kukuha tayo ng motor at gagamitin natin sa ating dog training sa mga kliyente natin. So guys, kukuha tayo ng motor dito sa Star Honda. Yan. Star Honda, dito po yan sa Aresa. Dito po yan sa Pagsanghan. Ayan. Ito po yung Aresa Mall at ito po yung lugar ng Aresa sa Pagsanghan. So guys, balik tayo dito sa Star Honda. So guys, ito, dito na tayo sa Star Honda dito sa Aresa. At dito, kita nyo naman yung mga motor nila, madami sila dito, mga yung available na motor nila ngayon, mas marami dito yung 125. Ayan, may mga pula, may orange at blue. And then meron din silang Honda Beat na nakita ko dito na kulay blue, black at saka orange and red. Yan. At meron sila dito na ito guys, yung Honda ADB na bago ng Honda. Ayan. Honda ADB 150. Ayan. Kita nyo naman. ADB kung dali siya kung mga seats. Ang Honda ADB. So guys, itong Honda ADB na to, to 150, so bagay na bagay ito sa mga pangmalalayong biyahe. But guys, hindi ito yung bibili natin. Kukunin natin dito yung Honda Click na kulay blue na magagamit natin pang araw-araw sa pagbablog, pagte-training ng aso. Kaya yun, inaantay pa natin yung processing ng papel, naayos pa nila at saka inaayos pa rin nila yung motor. Kaya guys, wait lang kayo dyan. Guys, yung kukunin natin yung motor na Honda Click kulay blue, Honda Click 125. So explain sa atin ng ating kaibigan na ang mekaniko dito sa Honda. Si Fred, ang pangalan mo? Red hair. Blue yung motor na red. Si Red. Sir, explain ko lang yung motor. Sa pagbubuka, sir, lalagyan pala muna natin yung gasolina. Lagyan muna ng gasolina. Gasolina. Ang ledod, sir. Yun, lagyan muna nyo ng unleaded gasoline. Kapag siya ng mga 4.5 liter sir, mga 4.5 liter. Magko-consume kayo ng mga 250 pesos para sa fuel tank natin sir. So yung nilagay mo yan, unleaded to sir. Ilang liter? 1 liter to sir, pwede na kayo makarating hanggang Kabuyaw. Ba, malayo no? So matipid. Matipid pala to talaga itong click na ito. Anyway, yan yung magagamit natin pang araw-araw sa pag-vlog and then sa pagte-training natin ng aso. Layo na pala narating nung 1 liter na unleaded gasoline. Guys, i-explain sa atin ni Brother Red yung mga specification ng nung Honda Click 125. Yes sir. Sa pagbukas tulad ng mga automatic unit, kailangan muna natin pindutin ang kaliwa or kanan mong preno bago buksan ng push button. And first start po natin, kaya medyo matagal pa siya mag-open. Sir, speedometer, gumagana naman po. Mapapansin po natin, automatic daylight zone po to. Hindi po natin siya pwedeng pakabitan ng switch kasi maring mag-void po ang warranty. Ang warranty natin yung hanggang 2 taon po. 2 taon, tapos ito yung high. Ito yung normal. Signal light po sir, check natin. Kaliwa. Kanan. Tapos busina po. Ang kagandahan po dito sir ay parano. Combi brake po to sir. Once na ginamit mo yung likod na preno,
gagana din po yung harapan. 70-30 ang dissemination ng ano po natin ng treno. Tapos hand grip na observance na naka internal decline parking natin, naka side stand. Naka side stand, hindi gagalaw yung likodan na gulong. Hindi siya gagalaw. Kahit sa patahili sir, okay po siya. Tapos naman po sir sa orasan, anong oras na po sa inyo sir? 2:27. May orasan po tayo dito. Pwede natin pala siyang set. Ano? Iseset ko po yung oras natin. 2:28 sir. So yung first single po natin ay 500 km. Iseset ko po ito ng 500 km. Okay. Yan. Automatic po, once na makarisign ng 500 km, magpapapa po itong nakalagay. Oil change. Okay. Ilang kilometer? Ito, 500 km. So yan. 500 km. So, first single po kasi natin ay 500 km to 1,000 km or okay. 1 month. Okay. Whichever comes first, sir. Ano ba? Wala pong 1 month pero naka 500 km na kayo, pwede na po kayo magpa-change oil po. Libre yun sir, lang isla po ang babayaran po natin. As trip A, trip B sir, kung gusto natin sukatin yung distance natin from point 1 to point 2. Ito po yun, trip A, trip B. Tapos po yung odometer reading natin, dyan nyo po malalaman kung gaano ka fuel efficient yung engine natin, yung motor natin. Tapos po yung volts indicator, andito naman po natin malalaman kung malapit na tayong balaobat. Mapapansin nyo sir, 12.4 yan. Ibig sabihin po yan, steady pa lang yung unit natin. Pag in-start mo yan, magiging 14.4 yan. Ibig sabihin po, nagko-consume na yung baterya po niya. Tapos ito sir, yung ano po natin, yung sa kilometer po natin, pero pa, ibig sabihin, hindi pa po tumatakbo yung unit natin. Kilometer. So habang tumatakbo siya, tumataas yung kanyang volts niya? Yeah, ano, hanggang 14.4 lang sir, yung pinaka-ano natin. Tapos nandito po yung fuel indicator. 1 liter, yung 1 liter maaaring makapunta na kaya hanggang sa buyaw. Ganun siya katipid. Napakatipid. Ganun po siya ka-fuel efficient. Magkano ba, 43 something, 44, 45? Yes po sir, mga ano lang, 43, 44 ang isang litro. Sa pagbubukas naman sir ng compartment, tatapat mo dito sa seat. Sa seat po, pindutin ang seat. Automatic magpa-pop up. Tataas na po. Kasya po ang full face helmet dito sir. Tapos yung tools po natin, basic screwdriver. Ito, may ilagayan po siya, basic screwdriver. Tsaka po yung sa spark plug. Yung okay. Kung ano po yung pwedeng paggamitan itong tools na to, yun pa lang po una natin gagamitin sa unit. Okay. Kasi maring ma-void po ang warranty natin. Ito sir, pwede mo lagi dito yung papeles po natin. Okay. Yung manual, tsaka yung papeles, tsaka yung VIP card na i-issue po namin. Okay. Tapos ito yung ano. Ilang liters naman yung laman itong box natin? Ano po yata yun, hindi ko lang sure. Pero nakalagay dito, wala pa lang nakalagay. Titik natin. Pero malaki pa rin. Malaki pa rin sir, kasya pa rin yung full face helmet. Tapos yung battery natin sir, nandito. Okay. So yung, kumusta naman yung battery niya part? Ano ba to? Ano yung sa ano po niya? Lagi bang kinakargahan ng... Ang kagandahan po dito sir, ang battery po natin ay 2 to 3 years po ang lifespan. Okay. Based pa rin po sa nagamit, yung motor ko click din po. Patatlong taon na po yun. Yung battery yun, hindi ko pa pinapaltan. Nakapunta yun ng Antipolo, ng Binyan, malalayong lugar din po. Ano yung possible na pwede niyang ikalobat yung battery? Sa tingin ko sir, sa katagalan na naman po ng paggamit natin, mga 3-2 taon, sulit na din naman po yan, sulit na din yung ano. Tapos pag nalalobat niya yan sir, meron po dito mag-i-indicate. Yan. Katulad nung dito, yan, may mag-i-indicate po dito. Ito po yung sa battery, ito yung sa battery, ito yung sa check engine. Yung coolant meron din sir, pag mapapa-check po kayo, mapapapaltag kayo ng coolant. Tapos po sir, meron nakalagay dyan, ito. Pag umilaw to nang nag-steady dyan, ibig sabihin check engine, may problema sa unit natin, kailangan mo pa-check kay mechanic yung unit mo.
tayo dito. Pwede tayong pumunta dito, sir. Star Honda, no? Ang kagandahan naman dito, sir, dahil dito nyo kinuha yan, priority po yung unit natin. Priority tayo, tapos kilala naman po tayo ni manager. So, bilis po yun. So, sir, kapag po pala naka-side stand, mamamatay at hindi po siya magbubuhay. Yan lang naman parang yung sa side stand. Yun. Switch na rin parang switch na din natin. Halimbawa, sir, bigla tayo maka-encounter ng traffic. Eh, ayaw nyo nang patayin yung makina nyo. Ito na lang, yung side stand na lang. Parts, yung gulong niya, ilang ano ilang diameter ba yung gulong niya? Yun lang, sir. Sa likod po ng gulong ay ito. 90 by 40 po. 90 by 90 or 14. Okay. So yun 14 po yung sa likod. Tapos yung sa harap natin ay 80 by 90 or 14 din, sir. So yung diameter niya is about 14 din, sir. Same lang din po. 14. Parehas po ng section sa harap. Okay. Yung nipis lang sa harap ang pinag-target. So, ayun guys, na-explain na sa atin ni Brother Red, yung mekaniko dito sa Star Honda. Dito si Star Honda, yung ating kinuhang Honda Click 125i na kulay blue. So, maya-maya, pag naayos na natin yung mga papeles, naayos na dito, pwede natin itong ilabas at testingin, patakbuhin natin, at yun, makita natin kung paano siya, kung gaano siya, kung gaano siya ka-convenient gamitin. So guys, yung Honda ADV 150 nila, yung bago ng Honda, ito i-explain din natin, i-explain din sa atin ng ating brother na mekaniko na si Brother Red yung specification ng ADV 150, yung bago ng Honda. So guys, dito meron silang dalawang available color, ang red at ang kanilang silver gray. Part silver gray ba tawag? Brown. Ah, okay. So guys, ano pala 'yon? Brown. Sir, pala lang ano 'yan, no. Sir, explain ko sa inyo yung sa ADV 150 natin. Specification ng ADV 150, kung paano natin malalaman kung paano buksan ng unit. Ito yung susi natin, keyless siya. Bali, pag nag-avail kayo na ADB sa amin, dalawang susi mo papabigay po sa atin. Andito po nakalagay yung sa park light, yung park light, yung sa alarm, tsaka po yung sa pag-open po ng unit. Ay, mapapansin natin, natunog naman po. Ilalong press natin yung ano, yung pinakababang button, hintayin mag-yellow. Pag nag-yellow na, ibig sabihin, pwede nyo na pong buksan yung unit. Sa pagbubukas ng unit, tatapat mo dito. Ayan, mapapansin niyo po yun. May katulad po ng sa clip po natin, may indicator din po siya na fuel indicator, volts indicator, yung oras. Tapos ang magandahan dito, meron din pong date, month, tsaka time. Trip A, trip B kung gusto din po nating sukatin yung distance natin, tsaka yung speedometer po natin. So, advanced pala talaga itong ADV 150. Yes, sir. Mas ito yung pinaka-advanced unit po natin sa Honda, sa Honda na 150 ang CC. Counterpart ng NMAX. Kagandahan din po dito, sir, may hazard to, ayan. Yung hazard niya, may hazard, dapat tumatakbo ka. Dapat tumatakbo. Merong gusto mo mag-relax ng takbo, 'yon yung hazard. Yung hazard. Tapos ang kagandahan din dito, sir, may idling stop. Yung purpose ng idling stop, once na tumatakbo tayo ng 20 to 40 km tuloy-tuloy po, at saka maka-encounter tayo ng traffic or stoplight, bigla tayong titigil, yung makina natin biglang titigil within 3 seconds. Okay. Tapos revolution lang, start na ulit. Kagandahan so, po noon sa revolution na lang, hindi na natin kailangan pong mag-push button. Okay. Tapos ang kagandahan, convenient po, lalo na pag sobrang traffic or napa-encounter tayo ng stoplight. ABS na po yung ano niya, yung sa harap niya. Ang kagandahan din po dito, sir, may charging port. Alam mo, malobat tayo sa biyahe. Oo.
Ito. Yan, importante, parang kotse, no? Tapos kasha yung cellphone mo dyan. Kasha cellphone mo, pwede mo din i-charge. Ito okay. Yung charging port. Okay. Malaking bagay niyan. Saka ito, hindi naman ito nababasa. No? Hindi naman siya nababasa, sir. Mo, kahit nga dyan mo din ilagay yung susi mo, kung medyo makakalimutin ka, ilagay mo dyan yung susi mo. Okay lang din. No? Okay lang. Huwag mo lang iiwan yung susi mo. Oo, syempre. Pag habang nagda-drive lang. Tapos po, sir, sa pagbubukas naman ng compartment, mapapansin natin, medyo malaki yung compartment nito. Tatapat po natin dito sa seat. Pindutin ang seat. Tapos hindi siya basta napakalaki pala ng compartment nito. Magbubukas. 10 kilograms. 10 kilograms yun. Kasha full face helmet, tsaka yung isang nutshell helmet dito. Ayan, mga tools niya. Medyo marami din po ang tools. Tapos ang agandahan din po dyan, sir, pag magpapagasolina ka, hindi ka na para magbukas ng compartment. Dito na lang, sir. Patapat mo dito. Fuel. Ayan, medyo ano din po siya. Capacity na to, sir, estimation ng mga 6 liters, mga ganun. 5 to 5.5 liters. Mas malaki naman yung kahapon nito. Kaya ganun po yun. So, tapos ang magandahan, dual shock siya, sir. Show off po yung shock niya. Saka palmataas, ano, saka passive, at saka... All-terrain din siya, sir. Pwede mo siyang idaan sa mga lubak-lubak, putikan, pwede. Sa highway, pwede din po siya. So, sa parts yung bang Honda ADV nyo, mino-bondify din ba yan? Oo, sir. Kadalasan ng mga napunta dito, kino-customize po ito, sir. Ayaw, halama, ayaw na nila ng kulay ng red or brown. Pinapapalitan nila ng kulay. Yung sa decals, tsaka po yung sa shock. Kung gusto nila ng mas mababa, papalitan yung shock. Eh, yung gulong niya, pinapalitan din ba yan ng mas malaki? Alam ko, sir, mas malaki. Pinapalitan nilang mas malaki, pero hindi na siya ganun ka-advisable. Makakapit mo na siya sa performance ng unit natin. Tama naman, o. Kasi malaki na din. Malaki na siya, sir. Kung titignan niyo po, medyo malaki na po yung ano niya. Oo. Saka yung height niya kasi, pag binalitan siya na mas malaking gulong, saka yung distance niya from dun yes, sa... Yes, sir. Opo, sa ano po niya, support. Sa body niya, saka dito sa shock. So, magiging ano na yun. Pinaliwanag sa atin ni Brother Red. Parts, anong pinlido mo? Obyal. Red Obyal na tagapagsangan. Isa siya dito sa mekaniko, dito sa Star Honda, dito sa Aresa, Pagsanghan, Laguna. So guys, ito yung available colors nila. Itong red at saka yung brown na sinasabi nila. Pakita mo yung brown. Okay guys, natapos na natin yung ibang review doon sa mga ibang motor nila katulad ng mga ng Honda Click. Tapos meron silang bago na ADV 150. Available colors nila dito sa Honda, sa Star Honda dito po sa Aresa Pagsanghan is yung red and brown colors ng ADV 150. So ngayon guys, siyempre meron tayong motor na kinuha. Meron silang mga previews. Ayan. So pakita natin yung mga previews nila. At binigay ng Star Honda. Guys, ito yung helmet na binigay ng Star Honda. Ayan, may tatak pang Star Honda. Ayan o, kulay red siya. And then, meron siyang ICC sticker. Ayan. Ayan. Star Honda, tapos may ICC sticker. So, okay na okay siyang gamitin sa pang-araw-araw.
Ayan, hindi siya full face, ang tawag dito is half face. Ayan, and saka pang araw siya, hindi siya yung, kasi yung tinted. Ano, ayun, yung pala yung pang araw yung tinted. Anyway, so ayan, malaking bagay na itong helmet na binigay nila sa atin. And then, meron din siyang, ito guys, yung Honda, ano nila, yung long sleeve para syempre mainit sa daan, malamig, ganyan. Nagagamit natin to habang tumatakbo. And then, syempre, oh teka, ano to, Pards? Ano to, kasama ba to? 3-in-1 care, shampoo, wax, saka helmet, ano ba to? Helmet freshener. Yan, helmet yan, freshener. Okay. Mapakinabangan mo talaga yan, brother. Pards, oh, ito ha, nagpapasalamat kami dito. Ako ha, lubos na nagpapasalamat sa aking kaibigan. Ito yung manager ng Star Honda dito po, yeah, sa Aresa. Na si Gep, na matagal ko ng kasama at matagal ko ng kaibigan since nung college ka pa noon, Pard. Yeah. Ayan, so ito yung isa sa tumulong sa atin dito sa Star Honda. Ayan, kaya maraming salamat sa'yo, Pard, sa mga binigay mo na mga freebies. Okay, si Gep Urdaneta. So, bali, sir, ang discuss ko nga dito is about yung unit ng natin, sir, dito. Yung cover po ng ating explanation, sir, is yung about sa... 1, 2, 3. Okay. So, guys, release na yung ating Honda Click 125i na kulay blue. So, ngayon, iuwi na natin to. Binigay na sa atin yung mga freebies, yung helmet, yung jersey ng Star Honda, at saka in-explain na rin sa atin ng Honda, ng Star Honda, yung mga papeles. Ayan. So guys, ayun, nagpapasalamat kami dito sa Star Honda, and saka yung mga may gustong kumuha ng motor dito po sa Laguna, punta lang po kayo dito sa Star Honda dito po sa Aresa, Pagsangan. So guys, ngayon te-testingin naman natin yung ating Honda Click na kulay blue. So, ito, tingnan nyo ha. Okay, helmet.